Magandang hapon po muli mga kapuso. Kasama niyo pa rin ang buong pwesto ng GMA News and Public Affairs para ihatid po sa inyo ang pinakasariwang balita sa pagdinig ng Senado sa pork barrel scam kung saan dumalo sa unang pagkakataon ang itinuturong utak ng scam na si Janet Limnapoles. Ako po si Pia Arcangel. Patuloy po tayong nagbabantay sa mga pinakamainit na pangyayari sa Senado at mag-uulat mula roon ang ating kasamang si Ruth Cabal. Ruth? Yes, Pia, sa mga oras na ito ay nag-lunch break muna itong Senate Blue Ribbon Committee doon nga sa ginagawa nilang hearing tungkol dyan sa pork barrel scam. Ang impormasyon na nakarating sa atin ay nilabas na ulit muna ng session hall itong si Napoles para pumunta sa isang private room doon sa, ang pagkakaalam natin ay doon sa kwarto ulit ni Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano. Kanina, Pia, ay mula alas 10 hanggang ngayon nga, hanggang kanina lamang ay tuloy-tuloy yung naging pagtatanong dito kay Napoles. Una munang nagtanong dyan ay si Senate Blue Ribbon Committee Chairman T.G. Gingona. Pero sa mga pagtatanong niya tungkol doon sa detalye sa sinasabing pork barrel scam, puro pagtatanggi. Itong naging sagot ni Napoles, tinanggi niya na nasa likod raw siya ng pagbuo ng umano'y mga foundations o mga peking NGO na sinasabing ito yung pumasok sa mga negosasyon at dito nilagak yung mga umano'y pork barrel ng ilang senador at ilang mga kongresista. Tinanggi rin niya na may mga ganun ngang negosasyon sa mga mambabatas at may mga kickbacks rin daw na binigay sa mga ito galing doon sa kanilang mga pork barrel. Sabi pa kanina ni Napoles na awa nga raw siya doon sa ilang mga senador at kongresista na nadadawit o nadadrag yung kanilang mga pangalan dito sa issue. Sinabi rin ni Napoles na nagulat raw siya doon sa mga alegasyon na pinabato sa kanya ng mga whistleblowers kasama yung mga dati niyang empleyado na sina Ben Hurloy, sina Marina Sula, sila Merlina Sunyas. At ang sinasabi niya rin doon sa ibang tanong sa kanya ay dahil daw may kaso na naman daw sa ombudsman ay doon na lang niya sasagutin yung ibang mga question sa kanya. Nagpalitan rin ng bintang na sinungaling, sinabihan ni Napoles na sinungaling daw itong si Ben Hurloy at binalikan rin daw siya na sinungaling rin naman daw itong si Napoles. Yun ang sabi sa kanya ni Ben Hurloy pag napapag-usapan itong mga sinasabing transaksyon, yung mga palitan ng komisyon. Kasi sinasabi dyan ni Ben Hurloy ay meron siyang hawak na ledger at doon nakasulat yung mga nakuha nilang pork barrel o pondo mula sa mga mambabatas at maging yung mga komisyon na natanggap ng mga ito. Pati yung sinasabing pagkakadawit sa heads ng mga implementing agency, tinanggi rin ni Napoles na may kinalaman siya dito. Pia, ngayon ay ongoing ang press conference ni Senator Miriam Defensor Santiago. Pakinggan natin ito. Ang taong nakaintindi talaga, ignorance can be treated, but stupid is forever. So, let's hope for the best. Let's just hope this is a case of ignorance. Alright, next question. Ma'am, good afternoon po. Jinky Batikadas, ma'am, IBC 13. Ma'am, kanina parang nagbigay kayo ng free legal counseling na nga sa kanya kanina, di ba? Parang sinabihan niyo rin siya na mag-file siya ng petition sa korte kung gusto talaga niya. Do you think, ma'am, naintindihan niya yon? At kung naintindihan niya yon at gagawin niya yon, maaaring hindi siya magsasalita this today dahil nga hindi pa naman siya cover kung magiging state witness nga siya kung posible yon. Pag-isipan niya yan dahil pinapaintindi ko sana siya na kaya lang nanganib ang buhay niya dahil meron siyang mga lihim na tinatago. E takot itong mga kasabwat niya na baka sa ngayon ayaw niya magsalita pero baka bandang huli makumbinsi siya ng presidente o ng abogado niya o ng public opinion kung ano man na magsabi ng totoo. There's always a danger that she poses to her co-accused. She's always a walking danger. Kaya there's always a possibility they might want to get rid of her at a certain point. Pero kung i-perpetuate niya ang testimony niya, what she has to say or her version of the story will no longer be reversible. It is as if you present her testimony taken during the perpetuation of testimony proceedings, if you present her
in effect her affidavit, no? It's as if she's talking in court. That is the weight, the probative weight of that deposition. So she would no longer fear anybody. No matter what they do to her, her testimony will be the same exactly as if you were available in court. Hindi niya fully understood iyan, because it's very hard, even for lawyers hard sometimes to conceive it. But she will certainly ask about it. So, you know, while there's life, there's hope. Next. Ma'am, good afternoon. Ma'am. Sorry, reminder muna, please keep your phones in silent. Joseph Morong of GMA7 and then Mr. Henry Magadias of ABS. I'm Joseph here. Given the way that Janet engaged or not engaged the senators in her line of questioning, first, do you think that she's very evasive? And number two, given that kind of behavior, what do you think is the value of this investigation? Oh, she's beyond evasive. If he had not the power to cite her for contempt of court for not obeying subpoena, she would not appear there. She's beyond evasive. She's totally distant from the entire proceeding. Like, she does not want to be involved in anything concerning the proceeding. For her, it is a bad dream that won't go away. But her answers are to be expected. Number one, she has been coached, maybe by her lawyers, not only these ones, they had too short a time, but maybe by others, that the less she says, the less trouble she gets into. That's not always the case in law. You know, law is not a case of common sense. It is the life of the law has not been logic, it has been experience. So she doesn't realize that if she told the whole truth now, her life would be forever free, unless there's some pervert or psychopath who just wants to punish her by death. But he's not going to do that, because that will also be running the risk of discovery. So, we all expected, of course, that she would say, I invoke my privilege against self-incrimination. That's why I was already teaching her just the short way of saying it, just say, I invoke my right or whatever. But I wanted to emphasize that invoking the right against self-incrimination is different from saying, I don't know, hindi ko alam. Kaiba sa, ayaw ko lang magsalita dahil yan ay karapatan ko sa ilalim ng saligang batas, dahil kung pilitin niyo akong magsalita, baka idamay ko ang sarili ko. Eh, hindi natural yan. That's what the Supreme Court said in the first few cases of the Middle Ages. It is not natural to compel a person to say something against himself. That is not a natural habit of human beings. So you can expect you'll only get a lie. And number two, that was a way of stopping torture, because if you allow a person, if you allow a prosecutor or a plaintiff to bully that person to give the right answer, but she refuses, then the only thing that is left to do is torture her, then bring her back. So, as I said, ang akala nito mga abogado, now we are bound by American jurisprudence, but we are not, because our constitutional provisions are different. Akala nila, dahil kinopya natin in effect yung provision from an American provision, na ganun din ang interpretation, ay malaking agwat niyan eh. Kaya mali din pag nag-cite sila ng mga ginawa sa American courts, dahil magkaiba ang ating mga provision. For example, sa America, if the witness invokes the right against self-incrimination, the judge is supposed to be neutral. Hindi siya pwedeng magsabi o maghinala na, ah, may tinatago ito. It's almost an impossible frame of mind that that's what the American law says. You can't hold it against him. Kasi ang feeling natin palagi is, our thinking is, eh kung ayaw niya magsagot, ibig sabihin, nagkasalanan siya, pati sabihin lahat ng katotohanan.
So sa Amerika, hindi yan pwede. Pero sa atin, dahil kaibang provision natin, pwede yan. Kaya ginaganyan ko siya kanina. Anong tinatako mo? Ba't mo sabihin ang totoo? Sa Amerika, hindi pwede yung ganun. But I was also guiding the TV audience. Anong gagawin natin dahil karapatan pala niya? Ay di, pag-iisipin natin na may tinatago siya. Ang taong wala namang kasalanan eh. Masalita ng masalita eh. Masyado namang obvious itong mga cases of blatant self-incrimination. So, ibig lang sabihin, hindi lang pagtanong ay kung guilty siya, kung hindi, how much guilt should be placed on her shoulder as opposed to the possibly senator or group of senators who are actually the most guilty in this entire scam. Kasi sinabi ko na nga, the point there is, she cannot run by herself. An entire far-flung empire. It's like the Roman Empire, you know, it was not only in Italy or in Rome. Umabot pa sila sa England, sa Germany, sa France. Ganun talawak. Kumpara mo talaga yan sa kanyang scam. Hindi makayanan ng high school graduate yan, maski gaano siya katalino na tao. Kaya meron talagang most guilty dyan. That is the purpose of my coming here because alam naman namin lahat she was going to say invoke the right against self-incrimination. Ma'am, good afternoon po. Henry Omagadia, CBS-CBS. Ma'am, yun nga po, nababanggit nyo na may mas guilty pa dapat kay Napoles na ito yung mga politicians na binabanggit. Yeah. Ano po. Pero ano po ang dapat gawin ng Senado ngayon considering na nababanggit yung mga pangalan ng mga ito. Satisfied po ba kayo sa investigasyon ng Senado na tungkol kay Napoles at hindi napupunta dito sa mga kapwa niyong senador? I'm sorry, what's the question? Satisfied po ba kayo sa ginagawa ng Senado sa investigasyon? Well, it's the best the Senate can do. From the outset, I said, in the first place, inimbestiga na ng Department of Justice through the NBI. Kaya, what's the point? Since our inquiries in aid of legislation basically is, of course, a pursuit of facts, right? But the NBA is already running after the facts. Ano bang talagang nangyari? What is your story about this? So, ano pang kwenta na gagawin namin kung hindi mati-TV kami para sa 2016? Kaya sinabi ko na kanina, wala akong balak tungkol sa 2016. Kasi naka-focus ang kamera doon. Anong inasahan namin? Inquiry in aid of legislation. Anong batas ang ipapasa namin para mahinto ang plunder? Ako marami akong maiisip pero mahirap yan. Hindi yan ipasa dito. Una, change the constitution and upgrade the requirements for senator. Number one, no person should be elected or appointed to public office unless he has finished a college degree. Eh kung pulis nga lang, kailangan may college degree. Kami mga senador tayo, hindi lang tapos na. Hindi man lang tumuntong sa college eh. Tapos mag-lecture pa tungkol sa batas. So they're just confusing matters. Pagkatapos, when I give them the correct answer, because that is my livelihood. I do that for a living. At wala naman akong intention na ipahiya sila kung hindi mali lang sila talaga. Personal pa ang pang-insulto. Eh, what about her? When she delivers a privileged speech and she loses her temper, she's also a circus. Dahil ako, magiging circus lang yan. Dahil bawat senador dyan, pasiklab lang para makuha ng TV mileage. Eh, sinagot ba naman ako ng personal? Eh, wala namang kinalaman yun eh. Wala dito, wala doon yun eh. Pagkatapos, ano ngayon ang batas, no? First, they all have to do with constitutional changes. Kaya hindi madali ang magiging resulta nito. If we observe the technical requirement that there should be an inquiry in aid of legislation. Anong legislation ang malalabas dito? Kasi nag-imbestigasyon ng NBI. Mag-imbestigasyon uli ang ombudsman. Papunta yan sa korte, imbestigasyon na naman. So ano naman ang pakialam namin dito sa mga ito? Gusto lang namin sumakay sa banda. Ma'am, pwede pong malaman ko sa inyo yung senador na naisuto sa inyo na hindi po naman. Si Serios Menya, nabasa ko sa dyaryo. Dahil gusto niya, una, na wala naman kaming mapapala dyan sa testimony ni Napoles. Mag-offer tayo ng immunity sa kanya para
sasabi siya ng totoo, akala niya may magic bullet that you can give to the policy that all of a sudden she'll begin to tell the truth. That is such a simplistic view of the judicial system, particularly since our system is adversarial. It's not prosecutorial. Anyway, so sabi ko lang, hindi totoo yun, only the court can grant immunity. And I quoted all the among the leading cases on that point. Pagkatapos, sabi niya, so I said, it will turn out to be a circus. Then tatanong ako ng reporter, so you think it will turn into a circus? And I said, yes, definitely, as other people did. Tapos sinabi niya kaagad, eh, what about her? When she delivers a privileged speech and she loses her temper, it turns into a circus. Ingit lang siya. Magkaiba naman kami ah. May doctorate ako siya, hindi siya nagtapos ng college. Next question. Ma'am, Sally Bueno from DWIC. You advised Janet Lim Napoles to tell the truth bago siya pwede ma-assassinate. So, may intelligence information po ba kayo na meron talagang ganung plano na ipa-assassinate si Janet Lim Napoles? And secondly, capable po ba yung ilang lawmaker na magpa-assassinate? Well, in any crime, as any trial judge knows, the most important, you always begin with, what is there a motive? Is there an intent to do as great a crime as what took place? May motibo ba? Oh, yes. Kasi baka magdaldal yan. Baka ay ang dami niyang isasangkot dyan. Lalo na kung ikaw ang most guilty dyan. Kasi may point again, if you will allow me to make it, is that Napoles is not the most guilty. May talento nga siya, but that's because, as I said, ignorance can be treated, but stupid is forever. So, parang gusto ko nang sabihin sa kanya, yo, mama, tumabi ka naman ang totoo. You keep on posting this thing to me, never mind. Ngayon, ang most guilty dyan is the group of public officials, either of senators or cabinet members or both, na sila talaga ang kernel, K-E-R-N-E-L. Sila talaga ang pinagbagilingan yan kasi hindi yan maglalakas loob kung wala siyang protection. Gano'n na major ang asawa niya. Hindi naman siya pinanganak na mayaman. Wala naman siya mga koneksyon. Nabigla siyang yayaman ng ganun. Hindi naman siya nagtapos, hindi man lang nakapasok sa college. Saan niya kinuha yung kanyang talino na yan? Hindi mo makuha lang yan sa sipag. Saan niya kinuha mga connection niya? Mayroon ko kausap sa Korea, sa Indonesia. Saan niya kinuha yun? Bigla na lang siya naging foreign investor. I told you I took international trade law. At kukunti kami, parang awa na lang para sa professor kasi nakakahiyang walang mag-enroll because nobody's interested in international trade law. It is so dry and technical, like what is the size of the net that you have to use in the high sea so that if you are trying to catch sardines, you will not catch the tuna or the salmon. Mga ganon yun. Eh, bigla na lang siyang international trade law. It's just because nagtrabaho siya sa Kuwait at sa Jeddah. Ngayon ay international trade expert na siya. He was an OFW. Yan ang abogado niya. Kaya, magtatanong ka talaga, saan niya kinuha ang lakas ng loob niya? Ang sipag niya? Ang talino niya? Dahil kung maniwala kang ginawa niya mag-isa niya, siyang the most guilty, she has got to be a genius. Joyce Ilas Solernis. Clarify ko lang po, ma'am. Were you able to get any salient information from Napoles in connection with the pork barrel scam, considering po that she kept invoking her rights? Ay, mga kapuso, yan po ang press conference na isinagawa ni Senator Miriam Defensor Santiago pagkatapos po suspindihin pansamantala ang pagdinig. Diyan din po yan sa Senado. Pero ngayon po, mga kapuso, ay kasama rin po natin sa studio ang isang eksperto sa litigation para magbigay ng mas malalim na pagtingin, no, sa isinasagawang pagdinig ng Senado sa pork barrel scam. Ikinagagalak po natin makasama ngayong hapon si Professor Rowena Darin Morales, Profesor at Direktor ng Office of Legal Aid ng UP College of Law. Professor Morales, magandang hapon po. Good afternoon. Inabot na po tayo ng hapon, Prof. Na-expect yata natin yan. Kung matutuloy ito, siguro naman inaasahan natin na hindi lang, hi,
Hello. Oho, pero Prof, I'm sure na-monitor nyo rin po, no, yung naging takbo nung pagdinig kahapon, eh, or rather kanina, no, yung talagang tumatak sa isipan ng marami, eh, yung paulit-ulit na pagsabi ni Janet Lim Napoles na wala siyang alam, o kaya hindi totoo, o kaya towards the end, after siyang abisuhan ni Senator Santiago, nag-i-invoke na siya ng right against self-incrimination. Expected naman po ito. Yes, ina-expect. Pwede mo mag-explain ako ng konti. Mm-hmm. Siguro dapat nating tandaan na hindi ito litigation. Mm-hmm. Hindi ito paglilitis. Hindi ito tungkol sa pagpatunay kung meron siyang ginawang kasalanan o walang ginawang kasalanan. Ito lang po ay pagtatanong para mm-hmm. magkaroon ng mga basehan para gumawa ng mga batas. Kaya yung mga binanggit nga na invoking the right against self-incrimination, well, nagagamit yan to protect herself. Mm-hmm. Kasi merong pwedeng mangyari na, na masabi niya na gagamitin laban sa kanya in a future case. Sinasabi mm-hmm. nating future case kasi alam nating lahat na may nakabinbin dyan mm-hmm. na pwedeng isang pangkaso ukol sa PDAF. Kaya nga tayo nandito sa harap ng Senado dahil gusto nilang malaman kung paano hindi maulit yung mga narinig tungkol dito sa PDAF. Mm-hmm. Pero so Professor, kasi pag sinabi niyo na hindi ito litigation, kasi technically, di ba, ito ay parang in aid of legislation lang talaga. Ano ba talaga ang dapat mapulot mula sa isang pagdinig tulad nito? Kung ano ba siguro, no? Number one, sino-sino ba ang mga public officials involved? Mm-hmm. Which includes the senators. No? Bakit kailangan na malaman natin kung sino-sino or kung meron ba? Kahit na walang pangalan, pwede. Mm-hmm. No? Pwedeng i-reserva yung mga specifics ng pangalan at a later time during pag-delitis or litigation. Bakit? Yun ang ano eh, yun ang isa sa mga functions ng Senate. Blue mm-hmm. Ribbon Committee mm-hmm. to find out malfeasance, misfeasance, nonfeasance, yung tinatawag natin ganon, may mga pagkakamali ba, meron bang ginawang hindi tama, meron bang hindi ginawa na dapat ginawa, etc. ng isang public official mm-hmm. or ng mga ng miyembro siguro ng Senado or ng Kongreso para magawan ng batas o ng regulasyon para hindi na maulit yun. Mm-hmm. So, yun yung end goal talaga. Yes, facts. Oh. That's right. Pero kanina kasi, Professor, parang sinasabi rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, no? Or Vice Chairman rather, si Sergio Osmeña, sabi mm-hmm. niya na baka raw pwedeng bigyan ng partial immunity si Ginang Napoles. Ano po ba ibig sabihin nun kapag binigyan ng partial immunity? Para saan? Ang intindi ko, immunity para hindi siya mapakasalanan or masangkot uh-huh. sa isang kaso na pwedeng isampa sa korte. Ang problema nito sa immunity na tinatawag natin is, sige, kung ano man ang sasabihin ko, hindi magagamit laban sa akin, saan? Uh-huh. Sabihin natin, sa korte, tungkol saan? Tungkol dito sa PDAF, tandaan natin na itong mga alam natin o yung mga nalaman ng DOJ o yung nalaman ng ombudsman will not necessarily be sourced or hindi necessarily na nanggaling kay Ms. Napoles dito sa Senate mm-hmm. investigation na to, kundi galing sa mga dokumento. So, lalabas din. Mm-hmm. Lalabas at lalabas din. Besides, oo. So, uh-huh. Actually, I do not know where this immunity grant is coming from. Uh-huh. All right. Well, nako, Professor, marami pa po tayong pag-uusapan dahil hindi pa po dito nagtatapos ang pagdinig. Pero in the meantime, maraming salamat po no, sa ating paunang diskusyon na yan. Pero sa punto ito, balikan po muna natin yung press ko ni Senator Miriam Defensor Santiago na nagpapatuloy po dyan sa Senado. They bargain with the other lawyer, no, with the prosecutor. Ganon. You give something and then you accept something, ganon yan. So, tatanungin ko siya, ba't ano pang sabi mo? Pangalanan mo ba mga senador? O, di, executive session. Kaya lang, executive session, masama yan para sa media. Kasi under the Senate rules, no one attending an executive session can reveal what took place there. So, tatanungin ko siya, bakit tayo mag-executive session? Ba't ayaw marinig ng publiko at ng mga, lalo na ng mga periodista? Ano na tago mo? Lalabas din lahat yan eh. Dahil mag-affidavit ka sa ombudsman, magtistigo ka sa korte, lalabas din lahat yun. So I think that decision was correct, although I was not there. Okay, Baby Lynn and then Mayan.
Good afternoon, Senator Babylin from DZAS. Taking from what you said about the ignorant and the stupid, if Mrs. Napoles is a case of ignorance here, will she be a victim instead? Ah, hindi. Because all of this has to be with her consent. Hindi mo pilit ang taong ayaw niya na gumawa siya ng NGO. Magpapapirma siya ng mga tauhan niyang nakapaligid sa kanya na ito ang presidente, secretary, o iba pang opisyal ng NGO. So, her actions already indicate her full consent and approval of what she was doing. Intindi niya kung anong pinapasukan niya. Ang naintindihan lang niya dyan, her guiding principle was that the senator would get 70% of the amount involved from the PDAF, that's the people's money, and she would get 30%. Just a follow through, ma'am. As far as you can see, would there be, and with the things that you've told her, would there be a hint that at any time in this afternoon's proceedings, she will tell the truth? Nah, not this afternoon. Because she does not know enough to map out a program of action. Magtatanong pa muna yan. So in the meantime, handa na siya. Hinanda na niyang sarili niya. Basta she just keep on saying, I don't know, I invoke my privilege. But I showed her that I don't know and I invoke the privilege are two different things. Maraming magiging contradictions dyan kung hindi siya hinanda ng abogado niya. Una, you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. O ngayon mo sabihin mong, I don't know. I don't want to answer. Hindi mo sasabing whole truth, hindi ba? O dyan pa lang eh. Pwede mo na siyang ipahiya dyan. Pwede mo na siyang ibuli if you are appearing before a jury. And then, yung sabi ko na sa iyo, kaiba tayo sa America. Because ang judge, when the witness says, I invoke my right against self-incrimination, is not allowed by law to draw a negative impression of the witness. You are not allowed to think, may tatago yan, kaya ayaw. Pero dito sa atin, dahil ibang pagkasulat natin, pwede yun. Kaya, how do you say, it was already foreclosing the possibility that I might be accused of drawing unfair conclusions. I drew the conclusion by saying that if you say you don't know, may natago ka. And I'm hoping that the people watching will know what the point is. Oh, they will, because the social media crowd are super intelligent. Last three. Hi, ma'am. May Ann po from TV5. Ma'am, what's in it for Janet Napoles if she perpetuates her testimony? Pero sa huli ho, It is to deflect anything harmful against her. Murder, homicide, rape. Nagawa na niya yung gusto nilang pigilin eh. Pero walang magagawa yan sa kaso niya para malighten o... Well, that will be taken in her favor when she applies, let us say, a state witness. Because she's showing cooperation. So she probably is not the most guilty. Because the most guilty yung ayaw talaga mag-cooperate. So kahit pa paano may benefit ho sa kanya, yes, sa kaso niya yon. Yes. Second to the last from DZXL. Hello, yes ma'am. Good afternoon. Chris Estolas po from DZXL. Doon po sa inilista po ninyong mga katanungan na inihanda po ninyo, ano po yung mas gusto po ninyong ipahiwatig sa taong bayan maliban po doon sa mismong mga kataga ng mga katanungan po ninyo, ma'am? Ang gusto po pala makita nila na ito, iskandalo, hindi ni Napoles ang mga kamukha niya ng mga sibilyan na whom we never heard of before. Hindi ito iskandalo lang nila. Iskandalo ito ng Senado at baka ng kabinete. It is a scandal involving the highest officials of the country because the senators are the next highest VIPs after the president. As I said, the vice president is just a cipher. He's just a spare tire. He's just sitting around waiting for the president to croak. Wala namang sariling kapangyarihan niya sa constitution eh.
It depends on the generosity, the magnanimity of the president. He can or can be an important public official with significant powers or nothing. Normally, he's nothing if they don't belong to the same party. Pero kaming senador, di kami makontrola ng presidente kasi we have our own separate mandate. So, dapat maintindihan na this is the system of pork barrel breaking down irreversibly. Kasi ang tagal na nitong iskandalo na ito, alam na ng publiko, sulat na ng sulat. Malaki na malaking nanakaw nila. So, you see, the system could no longer tolerate what was the abuses that were being perpetrated. Hindi na kaya ng system. This is a systems breakdown. The entire system had a meltdown. That's what it is. That's what the public realized. Hindi na pwede pork barrel. That is the message. Very important. No more pork barrel. There's no way to control it. Pati ako si Tangkot Philip. I received the pork barrel because the Supreme Court 3 times upheld its constitutionality. And then natural lamang that I have my constituencies. For example, my own hometown. They expect something. But for me, the expectations do not really matter that much as the rulings of the Supreme Court. If something is legal and I decline to perform my duties, then it's as if I were saying, marumi yan, ayaw kong pumasok dyan, bahala na kayo sarili nyo, basta ako mapapakalinis. I've always been against that philosophy since when I was immigration commissioner. That's why I was so repulsive and obnoxious. Dahil hindi ako kontento na hindi ako tumatanggap. Kung hindi talagang habulin ko ang mga tumatanggap, dahil wala naman akong silbi sa publiko kung hindi ko tanggapin ang aking parte. You know why? Dahil ang parte ni Commissioner of Immigration, hatiin ng kanyang mga associate commissioners. Di para lang akong kaga. Oh, ganun din dito sa sistema na ito. Unless we stop pork barrel, this will continue forever and ever. We'll keep on having systemic breakdowns every couple of years. Kasi parang wala nang silang dinadyos eh. Wala nang, parang wala nang rules. Tatakbo ka para magkaroon ka ng pork barrel. Pagkatapos, ang pork barrel mo, hindi talaga mo pinamimigay yan. Kukunti lang yan, those are little crumbs that you give to the masses. Titago mo para bibilihin mo mga boto para mas malaki ang pork barrel mo. Kung congressman ka o di maging senador ka, mas malaki pork barrel mo. So in effect, that becomes a raison d'etre. The reason for being of the legislator is so that he can avail himself of the pork barrel, which has nothing to do with legislation. When I was a new senator, I was so aggravated or irritated by this pork barrel system, because every once in a while, Senate would write me and say, list your favorite pork barrel system. So I always said, anong criteria ko? It's not an intelligent process. It is so unintelligent. List your pork barrel project. Paano ko malaman? Sana meron kaming listahan. Here are the priority depressed areas. Or here are the priority medical equipment for public hospitals for the poor. At ito nga, press conference ni Senator Miriam Defensor Santiago dyan po sa Senado. At sa puto ito, kumuha naman po tayo ng update sa ating kasamahang si John Consulta. John? Sa katatapos nga lamang, no, na unang bahagi nitong hearing dito sa Senate Blue Ribbon Committee, sa ating panayam dito kaya Attorney Levy Baligod, ang abogado ng mga whistleblowers, sinabi niya, Pia, no, na pabor siya na gawing state witness itong si Napoles sa oras na magbigay na ito ng mga impormasyon kung na dito sa preparing scam, paliwanag ni Baligod kung ito raw ang magiging dahilan para mas mapalakas yung kaso laban dun sa mga, sabi niya, ay mas malalaki mga individual na maaaring ang sakot dito sa Port Barros Campia, ay handa raw sila na pumayag dito sa maaaring posibilidad na magiging isang state witness. Mahala na natin, Pia, dito sa kaninang pag-usad nga ng hearing, ito yung inilutang ni Senator William Santiago, yung posibilidad na maging testigo siya para nga madiin itong mga sinasabing mga malalaking tao na maaaring sangkot dito sa pork barrel scam. Sa panayam naman kay Secretary Laila de Lima, Pia, sinabi niya, no, maalala mo, Pia, noong mga paraang mga panahon, talagang
diretso ang sinasabi niya na hindi siya pabor dito sa pagiging state witness ni Napoles, pero kanina Pia, ano, sa kanyang nung kunin ng kanyang pahayag at reaction sa sinasabi niya ni Senator Miriam Santiago, ang sinabi niya ay she is not closing the door, no, sa posibilidad na siya ito si Napoles ay maging state witness. Subalit kinakailangan doon na pag-aralan at pakinggan yung kanyang mga sasabihin at obserbahan nga nila itong mga magiging pahayag pa ni Napoles sa pag-usad niya ng Senate Blue Ribbon Committee hearing dito sa Senado. So yun muna latest, balik siya Pia. John, linawin ko lang, no, di ba sabi mo si Secretary De Lima, pati na si Attorney Baligod, eh bukas sila dun sa posibilidad na maging state witness si Janet Lim Napoles. Pero ibig ba sabihin nito, John, eh, sila mismo yung aalok kay Janet Lim Napoles na maging state witness, or hihintay nila ang kanyang kampo na lumapit sa kanila? Ang pinakamahalaga daw dito, Pia, ay makita muna yung kanyang sinseridad, no? Na magsabi ng katotohanan. Mahalaga daw kasi na yung kanyang mga bibitawang mga pahayag, no? Halimbawa, sinabi ni Attorney Baligod kanina, Pia, specifically, yung mga pagkakataon kasi na may mga hinatid na pera, no? Doon sa mga di umano ay sangkot doon sa scam, sina Ben Hur at sina Merlina Sunyas, yung iba, yung sila yung mga naghatid. Pero marami doon mga pagkakataon na mismong sina Poles na ang nag-abot ng pera doon sa mga ilang mga kongresista at senador na sangkot kumano. Kung kaya't kung ito raw si Napoles ay magbibigay nga raw ng pahayag, ay magiging bukas sila. Kung sakasakaling ang maging si, kailangan manggaling mismo kay Napoles PA na handa siya magsabi ng kanyang nalalaman para daw madiin yung mga bagay ituring ay big fish, no, dito sa scam na ito. Pero yan din, wait and see pa rin yung kanilang attention dito, Pia. Basta sinasabi nila kailangan pakinggan ng mabuti, lalo na dito sa ikalawang bahagi ng Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa pork barrel scam, Pia. John, wala ka bang napansin na kahit halimbawa, eye contact man lang, no, sa pagitan ni Janet Lim Napoles tsaka yung mga whistleblowers, kasi ito nga yung unang pagkakataon na nagkaharap sila. At kanina napansin namin, no, nung nagsuspindi sila for lunch, yung mga whistleblower, naiwan sila dun sa loob ng session hall habang si Napoles ay lumabas. Tama ba? Tama ka doon, Pia. No, sa lahat ng pagkakataon na itong si Napoles ay nagkakaroon ng pagkakataon para magpaliwanag o magsalita. No? Itong mga whistleblowers nakatingin ng diretso sa kanya. Pero kung ito ng mga whistleblowers ang nagbibigay ng pahayag, Pia, umiiwas siya ng tingin. Kung hindi siya nakahipag-usap sa kanya mga abogado, ay nakatingin lang siya ng diretso dito sa mga miyembro nga ng Senate Committee, ng Blue Ribbon Committee ng Senado. So, iwas siya, hindi siya, wala akong nakita pagkakataon na siya direktang tumingin dito nga kay Ben Hur Luy. Pero itong mga whistleblowers, sa tuwing nagsasalita itong si Napoles ng kanyang reaksyon, baka sa kanilang mukha yung iba't ibang mga gusto nilang sabihin, alam, kita-kita mo sa kanilang mga mukha yung pagkadismaya sa tuwing nagsasabi ng nagbibigay ng pahayag itong si Napoles na kaiba doon sa kanilang mga naging pahayag, lalo na sa kanilang mga isinulat sa kanilang mga sworn statement, Pia. O nga, John, at actually nakikita na namin, no, may mga ibang punto na parang nagkakaroon din sila ng kanilang parang mini discussions, no, sa loob ng session hall. Pero sige, John, makikibalita ulit kami sa iyo mamaya. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. At eto na, kasama pa rin po natin sa studio si Professor Rowena Daroy Morales. Prof, narinig niyo po, no, yung report ni John Consulta. Sabi niya, eto may mga plano, mungkahi na gawing state witness si Mrs. Napoles. Ano ho ba talaga ang criteria para maging isang state witness? Una, palagay ko itong state witness na sinasabi nila is maging state witness siya dahil siya ay akusado. Mm-hmm. Maging state witness siya sa isang kaso. At ina-assume na lang natin na itong kasong ito yung plunder na hindi pa nasasampa. So, it's not like, hello, I'm accused. Pwede ba mag-state witness ako? Hindi. It is the prosecution. So, it is the state that will ask the court, pwede ba si accused number one? Maybe that can be Napoles or two or three. Kung ang dami-dami nila, kung ilan ang palagay nila, na maging state witness, ibig sabihin, madi-discharge as an accused that will operate as an acquittal, ha? Dahil, number one, napaka-absolutely necessary nung kanilang magiging testimonya para madiin yung mga talagang
yung mga talagang may kinalaman sa kaso. At hindi rin sila yung pinaka guilty ang tawag nga, no? Mm-hmm. Yung pinaka may kasangkot at nandoon namumuno. Mm-hmm. Hindi pwede. Medyo gulat ako doon dahil ang tawag nila ngayon kay Mrs. Napoles is the queen. Of the... Chain the brains, the mastermind. Utak ng pork barrels ka. Yun na nga. Hindi ko alam kung saan galing yun. dahil hindi pa natin alam kung ano talaga ang set of facts tungkol dito. Tapos, wala nang ibang pagkukunan ng testimonya kung hindi doon lang sa gustong i-discharge. Yung sinasabi nga na minumove na ma-discharge as a state witness. So, hindi siya pwedeng magpresenta. Pwede na gusto niya maging state witness. Hindi ganun yun. Nag-a-apply ka. Hindi yata ganun yun. It's the prosecution that will determine and that will make a motion. Yung prosecution na magsasabi, naku, kailangan natin ang testimonya ng taong to para talagang manalo tayo dito sa kasong ito. Kung titingnan natin yung criteria, marami namang, di ba sabi nyo, walang ibang pagkukunan ng testimonya. Sa puto ito, ang daming mga ibang whistleblowers, di ba? Although kanina, si Senator Miriam, sabi niya, tingin niya, hindi naman pinaka-guilty dito si Janet Lim Napoles. And maybe not, I'm not in a position, no? To say yes or no, dahil hindi ko pa alam lahat ng facts. Kaya tayo nag-iimbestiga dito. Kaya tayo nag-hearing or nag-inquiry. Para malaman natin, ano kaya ito? But by the way, this is not a substitute. It has nothing to do in so far as gathering of facts is concerned. It has nothing to do with what is being done by the ombudsman. Iba pa kasi yun, di ba? Kasi to clarify, sa puntong ito, ang dinidinig ng korte, yung nasa process of hearing right now, is yung serious illegal detention case ni Mrs. Napoles. That's right. That's right. Yun lang ang kaso ni Napoles ngayon. Ewan ko kung may iba siyang mga kaso dyan na traffic o ano. Pero yun lang ang kasong alam natin na kung saan may kinalaman din si Ben Herluy. Yes, and dahil right. Ito nga sinasabi niya, wala siyang abogado as of now, no? At si Attorney Acosta ang nagbigay sa kanya ng PAW lawyers. If ever po ba, pwede niyang dalhin, no? Pwede niyang bitbitin yung PAW lawyers sakaling may ibang kasong isang palaban sa kanya. May problema tayo dyan. Kaya pumasok ang PAW, nag-request ang Senado. Okay. No? Hindi dahil hindi siya nagsabi na nag-request ang Senado sa Public Attorney's Office na baka pwede nilang ma-represent si Mrs. Napoles para matuloy itong inquiry na to. Yung representation na yon, para lang masigurado na protected ang mga rights ni Mrs. Napoles habang siya ay kine-question. Kasi maaaring pwede siyang tanungin ng mga, tanong na iipit sa kanya at magiging delikado sa kanya. Yun nga, self-incriminatory ang mga magiging sagot niya doon. Karapatan yon ng isang tao na tinatanong na wala siyang sasabihin na magdidiin sa kanya at magagamit laban sa kanya sa isang kaso na isasampa in the future. Karapatan yun. Kailangan may mga mag-protect nung karapatan niya yun. Kaya meron tayong mga abogado dito from the PAW na inassign ni Attorney Acosta dahil siya ang head ng PAW. That's right. Ito nakikita po natin, bumalik na po sa loob ng session hall, no? Si Janet Lim Napoles, dahil sinabi nga niya kanina, no, nahilo daw siya, no, Prof, at humingi siya ng lunch break dahil meron siyang diabetes. Pero, Prof, balikan ko lang din po, no, yung sinasabi po niya, ang sinasabi po ninyo, no, na it was the Senate that assigned her yung PAW lawyers. Pero, that requested PAW assistance. Tapos yung PAW assigned these lawyers to her. Pero technically po, kasi parang sinasabi nila kanina, yung ibang reports is, technically, when you appear before the Senate hearing, hindi mo kailangan ng abogado. Tama po ba yun? Marami kasing mga nag-a-appear sa isang hearing as a resource person. Miss Resource Person, gusto ko naming malaman gano'ng kalaki ba yung building na ginawa nyo. And it has nothing to do with any, let's say, accusation. At mukha namang wala namang matatanong na makakasira sa kanya kung ano man sagot. Hindi mo kailangan ng abogado. Nagkataon kasi dito. Medyo alam yata ng buong Pilipinas ang pangalang Napoles at associated with the PDAF. Kaya medyo kailangan niya ng konting ng, protection abogado. At kanina, actually, Professor, sabi ni Janet Lim Napoles, no, nag-request siya at the start of the hearing kung pwede gawing executive session na lang. That's although, syempre, hindi ito pinaboran ng mga senador. Pero meron bang punto sa pagpapatuloy ng pagdinig na pwede siyang humiling ulit na gawin itong closed-door executive session?
pwede kung mapapatunayan niya na kung ano man yung mga itatanong sa kanya, kung ano man ang magiging sagot niya, would be against national interest, national mm-hmm. security, makasasama sa bansa. Mm-hmm. Narinig naman natin kanina yung explanation ni Senator Cayetano kung bakit, sabi nga niya, tempted siya. Mm-hmm. Na pagbigyan, etc. Pero meron ding isa pang interest eh, mm-hmm. na umiiral dito. At ang interest nun is yung interest ng lahat ng tao na nanonood, nakikinig, mm-hmm. ano ba to? Mm-hmm. No? So, there is an interest that that is existing. Mm-hmm. Na hindi naman natin masasabi nagka-clash sa mga ibang mga karapatan mm-hmm. ni Mrs. Napoles. So walang nakikitang dahilan para gawing closed door. All right. Well, Prof, kasama rin po natin no si Susan Enriquez na kasama rin po ngayon ni Attorney Baligod. Susan, anong balita kay Attorney Baligod? Alam mo, Pia, yan ang mamaya abangan natin dahil ito si Attorney Baligod ay marami sinasabi. Diba, alam mo, bago ito nangyaring hearing na ito, puspusan yung ginagawa nilang paghanda para doon sa pag-file ng plunder charges. Doon sa second batch, Pia, kung tatandaan mo, meron second mm-hmm. batch, diba? Mm-hmm. So, yung mga pinapinalize sila, medyo na, alam mo, na-delay na nga yun ang na-delay dahil doon sa pagdinig ng mga kaso may kinalaman dito kay Janet Lim Napoles. Kung natatandaan mo sa Makati, yung ginagawang petition bail hearing doon at dahil doon sa kasong serious illegal detention. So, yung mga whistleblower, kinakailang tumalo doon dahil sila yung mga witnesses doon sa kaso nga na sinampan ni Ben Herlui laban dito kay Janet Lim Napoles. So, ito mga whistleblower, ito yung pagkukunan din ng mga dagdag na statement pa at mga dokumento kaugday nung ipapile pa ni bagong plunder charges. At sabi nga dito si Attorney Baligod, nasa final stage na sila nung pagsusumite yung mga pangalan, yan. Hopefully, sana pag hindi na masyadong abala mamaya si Attorney Baligod ay makuha na natin. Baka meron na tayo maibigay ng mga ilang pangalan base doon sa kanilang mga dokumento, no? Doon sa mga ibinigay din sa kanila ng mga whistleblower. At bukod dyan, Pia, ito pa yung sinasabi nga nitong si Attorney Baligod na malang mayroon pang third batch na kakasasampahan ng reklamong plunder. Ito eh, hindi lamang PDAP, kundi yung mga iba pang mga sinasabi, yung mga congressional insertion. So, yun yung mga maganda pang malaman natin dito kay Attorney Baligod dahil nga siya yung may hawak dito sa mga whistleblower sa pangunguna ni Ben Herlui at siya, kasama nga siya dumadalo ngayon dito sa Senate hearing at nung nagkausap kami, sabi ko, kung halimbawa si ano ba, sabihin ni Janet Lim Napoles, halimbawa, magsasabi na siya ng totoo, yun ba, i-corroborate ng mga witnesses, sabi naman niya, bakit kung sasabihin ba niya, basta sasabihin niya yung totoo, di ba, sabi niya ganun. Mahirap lamang kasi pag magsisinungaling siya na magsisinungaling dahil ang kalaban mo na dito yung mga dokumento at yung mga testimonya ng mga whistleblower na ginamit sa pagsasampa ng reklamong plunder doon sa mga unang batch kung saan ay kasama nga dito ang tatlong senador, itong si Enrile, itong si Bong Revilla at itong si Gingoy Estrada. So medyo ano lamang si Attorney Baligod niya, medyo abala-abala pa rin dito sa pag-handle mga whistleblower kasi doon sa whistleblower dalawa lang yung hindi niya direktang hawak ano mm-hmm. but the rest sa pangunguna nito si Merlina Sonia sa saka nito si Ben Herlui kanya lahat yun mm-hmm. siya lahat yung nag-asindi niya nagpapa kung may mga kinakailangan mga iparang mga statement lahat ng mga ganyan siya yung nagiging mm-hmm. ano dyan katulong ng mga whistleblower para right. doon sa paghahabol nila na maisampa na yung second batch ng reklamong okay. plunder doon sa sinasabing na involved dito nga sa maanumalyang fourth parent camp. Yeah? Alright, Susan, sige, salamat ha. Nagpapatuloy na ang Senate hearing. Babalikan ka namin. Pakinggan po natin ang pagpapatuloy ng pagdinig. But more or less, naintindihan nyo naman yung sinabi ni Senator Miriam. Eh. No? Opo. At yun din ang madalas ko sabihin na under threat kayo habang hindi nyo pa sinasabi lahat. Pero pag nasabi nyo na lahat, it's even actual protection eh. Kasi sino lang ang maghahabol na mag-assassinate except yung sinabi nyo na, no? So having said that, tinanong ko kayo kung alam nyo yung PDAF issue, sumagot kayo ng oo. Tinanong ko kayo kung you're innocent or guilty.
sabi nyo innocent. So ano hong in-expect nyo mangyayari ho sa inyo? Mapapawalan sala kayo eventually? Itong sa hinaharap nyo mga kaso na sunod-sunod. Plunder. I just want to get into your mind. Eh, no? I want to understand bakit hindi kayo sumasagot ngayon o kaya ini-invoke nyo yung right against self-incrimination or tinatanggin nyo na kilala nyo yung ilan mga tao, no? Ang tingin nyo ba na eventually maabswelto kayo? Opo. So, ang paninindigan nyo, inosente kayo at dahil inosente kayo, maabswelto kayo? Opo. Okay. Pero meron kayong dealings talaga with PDAF? Wala po. Wala at all? Opo. Ever since na nagnegosyo kayo, wala kayong dealings sa PDAF? Sir, may kaso na po kami sa ombudsman, so doon na lang I invoke my right. Doon po na lang po namin sasagutin. Pero sumagot ka na ng wala eh. Walang daw yan pwede. kasi sinabi nyo kanina wala. Kilala nyo ba itong si Attorney Bruce Rivera? Opo. Sino siya? Abogado po namin. At hindi ba totoo nung panahon na iniimbestigahan namin ang fertilizer fund ay nabanggit ang pangalan ng Joe Chris, so sumulat ang inyong abogado para sabihin hindi totoo na involved kayo sa fertilizer scam? Opo. So wala ho kayo nakuha sa fertilizer scam fund. Regular funds yun eh. Hindi yun PDAF funds, no? Opo. Oh, so wala kayong dealing sa fertilizer fund? Opo. Okay. Pero dun sa sulat niya, at meron sulat po na certification si May Santos, no, na dating ASEC or USEC ng Agriculture, meron daw kayo napunta sa Joe Chris. Pero ito'y galing sa PDAF. Pwede ko bang basahin? Ano po yung paki ma'am sa mic kasi nakita ko parang hindi po. Meron yes or wala? Wala po kasi may bibigay kayo. So wala kayong matandaan sa Joe Chris na dealt with PDAF? Opo. Wala. Wala po. Pero kayo po ang proprietor ng Joe Chris Trading. Opo. Ito po, sulat to ng Attorney Bruce Rivera. My client's trading company has been in business with the Department of Agriculture even before the implementation of the 728 million fertilizer project. It supplied the department field offices with liquid fertilizer in open parenthesis, concentrate, close parenthesis, on procurement funded from the Priority Development Assistance Fund, PDAF, allocation of some congressmen. The above mentioned 9,498,400 pesos fertilizer purchases of DARFU-1 included in the COA report were also funded by PDAF, as shown in the management's comments to the COA audited, which state that the fund for the said procurement came from the PDAF of the concerned members of the House of Representatives, Annex 1, etc. So, meron po kayong dealing pala with hindi PDAF. Ko po alam yung sulat na yan. Pati yung certificate, DA na nagsa-certify na ang Joe Chris ay may dealings with PDAF. Hindi ko alam, sir. So, pinaninindigan nyo pa rin na wala kayong dealings with PDAF? Opo. Okay. Sabi po ni Benhar na naging... Ay, sorry, ma'am. Papakita ko po ito sa inyo dahil meron pa din pala kayong sulat dito na pirma nyo na Joe Chris Trading, ito nakalagay, the undersigned respectfully request for the department to issue a certification pertaining to the transactions of my company, the Joe Chris Trading, with the Department of Agriculture, DA's Regional Field Unit, for the purchase of Folar liquid fertilizer for the period of January 1, 2004 to December 31, 2004. This certification is being requested to put on record that the allocation for said purchase of fertilizer came from the Priority Development Assistance Fund transferred to the DA by some members of the House of Representatives. Pakita ko po ito sa inyo, ha? Dated March 27, 2006 po ito. Affidavit
Alright, mga kapuso, ito po ang pagpapatuloy no ng pagdinig kung saan tinanong no ni Senator Alan Peter Cayetano si Mrs. Napoles tungkol sa kanyang dealings sa fertilizer fund. Ito, opo, kasama na to sa charge, so I invoke my right po kung kasama na to sa charge dun sa ombudsman? No, wala pong charge sa inyo ngayon sa fertilizer scam or PDAF ng 2004. 2007 to 2009 po yon. And ma'am, explain ko lang po sa inyo ha. Ang ibig sabihin ng right against self-incrimination is yung sagot nyo ay may kilalaman sa isang krimen, sa elements ng isang krimen, or may direct link sa ebidensya sa krimen. So meaning pag sumagot kayo, maari kayong ma-incriminate. So hindi lahat ng tanong, for example, tinanong kayo ano business nyo, hindi nyo pwedeng sabihin na may kaso na kasi. Because sa rules ng Senado, nakalagay dito, the filing or pendency of any prosecution of criminal or administrative action shall not stop or abate any inquiry to carry out legislative purposes. But of course, if upon advice of your lawyers and in your assessment, sasabihin yung makakasuhan or whatever, no, then you can invoke that right. But it has to relate to that. So ang tinatanong ko lang ngayon, sulat nyo ba yan? Hindi ko maalala, Your Honor. Hindi nyo maalala. Pero kanina, sabi mo, you don't deal with PDAF. Opo. I'll show you another piece of paper. This is a purchase order for bottles of liquid fertilizer. Ang date nito 2005. There's a signature appearing, nakapareho niyan. And can you tell me if it's also your signature? Ano, Mr. Pauls, anong mapapansin nyo? Does that look like your signatures? Yung dalawang dokumento, pareho ba nung usual signature nyo yan? Hindi po. Pero, nung nangyari ho yung fertilizer scam, aware po kayo doon? Opo. Oh. So, aware din kayo na nababanggit ang pangalan nyo at sinupi na kayo? Opo. Oo. Oh. And then, ano sagot nyo nung sinupina kayo? Sinagot na hindi kami involved doon. Hindi ba ang sagot nyo, hindi kayo involved dahil sa PDAF kayo nagdi-deal? Hindi ho. Wala naman sulat si Bruce. Sana siya sulat ni Bruce. Hindi ko matandaan to ho. Oh. But hindi ho ba pagka ganun kabigat yung grabe yung issue ng fertilizer scam noon at nabanggit yung pangalan, hindi mo maalala yon? Halimbawa ako, sa lahat ng bintang sa akin ni FG, naalala ko eh. At kung ano yung sagot ko, hindi dahil magaling ang memory ko, marami akong nakakalimutan, pero dahil sa nangyari mo, naalala ko. So hindi nyo maalala kung bakit, kung kasi ang sinabi nyo lang, hindi kayo involved, pinatawag pa rin kayo. Pero in this case, may sulat kayo, may sulat abogado nyo, at may sulat din ang DA na sinasabing sa PDAF, at hindi nyo maalala na may nakuha kayo sa PDAF. I invoke my right po. Okay. Sino po ang pangulo nung panahon na yon? Naalala niyo ba? 2004, 2005, 2006. Pangulo ng Pilipinas? GMA. Kilala niyo po siya? Hindi po. Nung panahon ho ba niya kayo nagsimula na mag-deal sa gobyerno or even before yung panahon niya nagdi-deal na po kayo sa gobyerno? Whatever of your companies, no, whether it's JLN, Joe Chris, no. Thank you.
ba, Mr. Polis, yung COA report was 2007 to 2009. Doon nakasuhan. Ang fertilizer scam, 2005-2006. Inimbestigahan namin yan, 2006, then 2007 ulit. Kaya lahat ito nangyari during the time of President Arroyo, kaya tinatanong ko. May malampaya na ganun din. So, what I wanted to know, kailan ka ba nagsimula to deal with the government? Panahon ni Presidente Arroyo before that? She became president 2001. So, were you dealing with government before 2001? Hindi ko matandaan. Kailan po kayo nag-start magnegosyo? More or less lang po. 80s, 90s? 80s po. 80s. Tapos ano po ang nature ng negosyo? Nature po. Kanina po kasi sinabi nyo trading. So, anong binibenta nyo? Sinong kliyente nyo? More or less, private sector ba? Government? Anong business nung 80s nung nagsimula kayo? Sa Cebu, shipyard po. Shipyard. Yun ang una nyong negosyo. Oh. So, after yung shipyard, anong naging susunod yung negosyo? Lupa po. Buy and sell ng lupa din. Buy and sell ng lupa. Ay, may I ask, kailan ho nag-retire yung asawa niyo sa military? Hindi ko matandaan po. More or less lang. Hindi ko. Ilan taon na ho yung asawa niya? 60 po. 60. Nag-retire ba siya upon na... nag-early retirement ba siya or when he turned 56? Early retirement po. Early retirement. More or less, 90s, 20s. Sino na presidente nung nag-retire siya? GMA. GMA. So, nung 80s, nung nag-negosyo na kayo, naka-reflect sa sal-en ng inyong asawa? Yung mga kinikita nyo sa shipyard and then sa mga susunod na negosyo? Hindi ko pa alam, sir. Eh, mag-asawa kayong dapat pumipirma nun eh. Hindi ko matandaan. Hindi nyo matandaan? Opo. No. May ask lang, Miss Sula. May document na, ito po yung pinakita ko kay Miss Napoles. Signature nyo ba yung nandyan? Opo. So, saan galing yung dokumento na to? Yan po kasi parang request letter na dapat merong bibili ng mga fertilizer ang masaganang ani. Sa opisina po kasi, parang pinaikot namin na gano'n na merong nag-check, nag-request, tapos inaprubahan po ni Madam. Bakit allegedly meron siyang pirma? Anong role niya dyan? Kasi po yung time na yun, nung pinapirma ko yaan, sabi na, ano po, nag-uumpisa pa lang sila noon. Sabi ko, Madam, mag-request ng ano, kailangan to sa department. Sa HR Implementing Agency, pinirmahan naman po niya. Tapos saan naka-attach to? Sa, for what? Naka-attach po yun dun sa mga dokumento na ano na project. For an NGO or for Joe Chris? NGO for po. NGO. So hindi totoo, wala siyang pirma dun sa mga dokumento ng NGOs? Yan po, isa sa katibayan dahil siya merong related sa isang NGO. Okay. Let me go back, Mr. Pauls. No? Kanina sabi mo, isa lang yung tunay na foundation, no? Yung pang-outreach nyo na nakapangalan sa nanay nyo. All other foundations, dinideny nyo that you have anything to do with it. Tama po? Opo, Your Honor. Okay. But ang dokumento na to ngayon at ang testimony ni Ms. Sula ay nagsasabing hindi, pati sa pagbabuy and sell ng mga ano, ay may kilalaman kayo. Anong totoo? May kilalaman kayo? Wala po. Wala kayong kilalaman. So, you're denying na
na tunay itong dokumento na to? Opo. At hindi kayo pumirma sa mga dokumentong ganyan? Opo. Okay. Pero yung kumpanya nyo really deals with fertilizer? Hindi po. So ang JLN never dealt with fertilizer? Opo. Ang Joe Chris? Hindi. Hindi rin? Sorry po, para lang malinaw. Hindi rin po. Hindi rin. But mabalik ako, but during the fertilizer scam, yung lawyer nyo at kayo mismo, yung sulat nyo, na dito and the subpoena, said that you supplied fertilizer to certain areas in the north. Kung hindi ako nagkakamali, region 1 and 2. Bakit ngayon siya sabi that Joe Chris has nothing to do with fertilizer? Kung yung mga dokumento na galing sa inyo, sinabit dito, ay sinasabi you deal with fertilizer. Hindi ko matandaan po. So, mabalik po tayo. So, after the shipyard, ano yung negosyong pinasok niyo po after that? Sabi niyo, around 1980 shipyard. Pagkatapos po noon, ano naman pinasok niyo? Siguro dito papunta, Mr. Polis, no? Ang sabi niyo, innocent kayo, di ba? At sabi niyo, marami kayong negosyo. Kasi lumabas na sa TV yung mga properties, tatanong ko mamaya. So I want to give you all the opportunities to show na you're innocent or malito mga bintang sa inyo or naloko lang kami ng mga taong nandito sa kaliwa namin. No? But you're not making it easy for us eh. Or if it's true that you're innocent, you're not giving people a reason to believe it. In fact, you're giving me a reason to believe na talagang hindi ka nagsasabi ng totoo because may mga hawak kaming sulat ng Blue Ribbon ha. Nung 2006 pa namin hawak yan. Wala pa tong PDAF, wala pa tong tungkol sa mga senador, no? So, tulungan nyo kami intindihin yung sinasabi nyo. Mabalik ako, di ba, hindi nyo naman dinideny na nakipag-usap kayo sa editorial na naimbita kayo sa Inquirer at nagsalita ho kayo doon. Tama ho ba? Opo. Okay. At doon sinabi nyo na may negosyo kayong coal sa Indonesia. Opo. Okay. So, doon ako papunta. So, kung totoong ang pinanggalingan ng pera nyo sa iba't ibang negosyo, pwede bang ilahad nyo sa amin, pakita nyo sa amin kung paano ka lumaki bilang isang negosyante at ano-ano mga negosyo ang pinasukan nyo? I invoke my right kasi po yun ang magiging depensa namin sa kasong hinabla po sa amin. Yes, so it won't incriminate you. In fact, it is your legal defense. You have a right not to speak on items that will incriminate you, but on items that will even free you. I invoke my right po. So, so ibig sabihin, you're not ready na ikwento kung paano kayo umaman? Opo. Okay. Pero, you admit na mayaman ka. You have a lot of money and resources. Hindi po. Hindi. So, for example, how would you consider yourself? Average middle class, upper middle class, mayaman? You can use any adverb or term that you want, no? But pag sinabi mong hindi ka mayaman, what do you mean? What do you consider? Tama lang sa buhay. Tama lang sa buhay. So, ano sabihin mong net worth to ninyo? Net worth, ma'am, mahirapan naman siguro kami maniwala na siya sabi niyo may international dealings kayo, may shipping, may coal plant, may carbon credit trading. Tapos pagka yung simple questions, ano negosyo nyo o kaya ano yung net worth nyo, di ba? Net worth simple lang, di ba? Yung magkano ang pera nyo at properties minus yung utang ninyo. 50 million, 100 million, 10 million, 5 million. Alimbawa po, di ba, parating pinapakita ngayon November 1 yung musileo nung parents mo. Sabi nila, it costs around 2 million pesos. Tama ho ba yun? Hindi ko po alam. Cost around 30 million pesos daw. 2 million daw yung lote pa lang. Kasi parang bahay, di ba, may aircon, may... Paano nyo hindi alam, Mr. Polis, sino ba nagbayad nun?
Lahat po kami magkakapatid. Okay, and mayayaman ba yung mga kapatid mo? Tama lang mo sa buhay. Ano ang negosyo ng mga, ilan po ang kapatid mo? 5 ho kami. Anong mga negosyo ng 4 po? May kanya-kanya ho. Pakilahad po kung ano yung mga negosyo nila. Privacy na ho nila, sana wag din naman sila kasali dito. Eh, ako na lang ho. Sabi ho nyo kasi, kasama, katulad po nitong, yung isa niyong kapatid na sumurrender na ho ba siya, hindi pa? Yung may warrant of arrest? Hindi pa ho. Oh. Paano magiging right of privacy ho? Eh, yung mga pangalan kasi nila, lumalabas din ho eh, di ba? And hindi ba pabor nga sa mga kapatid mo yon? At ano, kung malalaman natin kung saan talaga nanggaling ang pera nila. So, kasi kung totoo 30 million ho yung Mosileo, paano ho natin sasabing katamtaman lang, hindi mayaman? I'm trying to be fair here and to help. But this is being more than evasive eh. Do you want me to go one by one sa mga properties and ask kung sa'yo to o hindi? Hindi naman ho 30 million siguro inabot yung Mosileo. So more or less magkano inabot? Less than 10 million po. Okay, so less than 10 million. So pag less than 10 million Mosileo, would you still call yourself katamtaman or mayaman na? No, and let me go to my point, no. Nalahad kasi sa TV ang mga properties ninyo, no? And ang estimated ito po. Ilan ang units nyo po sa Discovery? Ilan ang units nyo, Mr. Poles, dun sa Discovery Suites? I am both my right kasama na po sa BRI case yan. Okay. So will I have the same answer if I ask you other properties? Opo. Yung sinasabing binenta sa iyo na condo unit ni Brian Yamsuan, binenta talaga o hindi? O kay Brian talaga yon? Kay Brian pa yon. Kay Brian yon. Pero so kilala mo naman si Brian? Yung wife po niya, kaibigan ng kaibigan ko. Si Brian hindi. Sabi kasi nung atin whistleblowers, pumupunta din once or twice dun sa Discovery at binebenta nga daw yung condo sa inyo. Hindi totoo yan? Hindi po. Okay. Dun sa Inquirer interview nyo, no? When you went there for an editorial, and that's usual, ha? Yung mga newspapers, maging Manila Bulletin, Star, sometimes they invite politicians, celebrities, controversial personalities to shed light on issues, tapos nandun yung mga ibang editors, nandun yung mga kolumnista, no? Ganun ba yung nangyari sa inyo? Interview lang ba yun? Or you were in the office and may mga ilang kolumnista na nandun din? Nasa parang conference room. Conference room. And then may mga ilang tao nung dyaryo, no? Yung mga reporter. Nabanggit nyo doon na hindi kayo ang mastermind nitong PDAF scam. Tama po ba? Opo. At sinabi niyo rin doon na kilala niyo kung sino ang tunay na mastermind. Hindi ko matanda, wala po. Hindi niyo sinabi. May transcript po yun eh. So, hindi niyo kilala kung sinong mastermind? Hindi po. Eh, allegedly, binulong niyo pa doon sa isang taga-inquirer kung sino ang binibintangan nyo na tunay na mastermind. Hindi. Sinabi nyo rin dito na there is a handwritten letter by Ben Harluy kung sino lahat ng mga kliyente niya. Naalala nyo po yan? Sinabi nyo po dun sa round table sa inquirer. During the PDI round table discussion, you said that there is a letter handwritten by Ben Harluy kung sino lahat yung kliyente niya. You refused to give it to PDI and said that you will release the same during the Senate or House inquiry. Hindi nyo rin umatandaan.
Sinabi nyo rin dun sa PDI na iniimbestigahan nyo si Benhar at kung bakit nangyari to at kung bakit nadadamay kayo. Yun, natandaan nyo po. Wala po. Hindi nyo ba sinabi doon that based on your own research from Benhar Lu's cell phones and his laptop, there's evidence showing that you and your companies were just implicated on the PDAF scam? Alam mo, ang tinatanong ko lang dito kung nasabi mo hindi, we can easily get the transcript and may tape yun eh. So, you know, kung hindi nyo natatandaan, okay lang, pero huwag nyo sasabing hindi, tapos later nandun. Kasi nga, hindi ko matandaan. Okay, so hindi nyo natatandaan. So, anong sinabi nyo dun sa Inquirer? Anong gist nung sinasabi nyo pagdating sa PDAF scam? Hindi naman kayo pumunta dun para sa'yo, wala akong alam, period eh. Nung pumunta kayo dun, nagtuturo kayo ng ibang tao eh. Lumabas to eh, lumabas to sa dyaryo, tapos yung iba na hindi lumabas, nandun sa transcript. Hindi po ba? Hindi naman kayo pumunta sa Inquirer para sabihin lang na hindi kayo involved. Pumunta kayo doon to clear your name, and part of clearing your name, you were saying it's Benhar and other people, di ba? Hindi ko na maalala, sir. Okay. Bakit, anong tingin nyo yung mga taong nasa kaliwa ko, bakit biglang nagte-testify against you? Hindi ko po alam. Hindi nyo alam. May pinag-awayan ba kayo ni Benhar? Wala po. So nagising na lang siya isang umaga, nagalit siya sa'yo? Wala kayong hint o wala kayong maisip kung bakit yung empleyado nyo ng 15 years, 20 years, mga executive assistant mo, mga bookkeepers, etc., ay biglang tatayo at sasabihin ito. At sa palagay mo, ang sinasabi nyo po, hindi totoo yung sinasabi nila eh. Tama po ba? As far as you're concerned ho, hindi totoo yung sinasabi niya, nila. Opo. So, anong dahilan ho na gigising na lang silang isang maga at lahat ng kasinungalingan to ipapataw sa inyo? Hindi ko nga alam po. Hindi, wala kayong pinag-awayan? Wala po. Kayo ni Benhar, wala kayong pinag-awayan? Wala po. Eh, bakit dun sa hearing ninyo sa illegal detention na sinasabi nyo, talagang pinag-meditate nyo siya, talagang pinare-retreat nyo dahil sa mga in quotation kalokohan na pinanggagawa niya? Nandun na ho yung kaso sa... nasa husgado na ho yung kaso. So alam nyo ho yung dahilan, kaya lang nasa husgado na, kaya ayaw nyo sabihin dito yung dahilan. Tama po ba? Opo. Kasi sabi nyo kanina, hindi nyo alam yung dahilan kung bakit kayo kasi gusto na yung by the way, hindi ko alam kung napanood nyo yung hearing o hindi, yun din ang tinanong ko kay Benhar. Ako, Benhar, gusto ko maniwala sa inyo, pero bago ko maniwala, ano ba pinag-awayan nyo? Kasi hindi ako naniniwalang body-body kayo, pare-pareho kayo kumikita ganito, tapos bigla na lang ganun, no? And he passed the test because every time I ask him a question, sinasagot niya. But sa inyo po, a simple question of anong pinag-awayan nyo ni Benhar, ayon yung sabihin dito sa amin at sa publiko. Sige. Panghuli na lang po, no? Sabi niyo you're not dealing with PDAF, no? How about naisip niyo bang pumasok sa gobyerno? Hindi po. Sa pamilya mo? Sa pamilya mo, may naisip na pumasok, tumakbo sa gobyerno, for example? Yung anak ko tumutulong sa OFW party list po. So, sinubukan nila i-replace, no? Maging third nominee siya, pero hindi pinayagan ng COMELEC, tama? Yung anak niyo? Hindi ko alam po. Itong 2013 to? Hindi ko po alam, sila. Yung asawa niyo? Dati po. Kailan siya nag-attempt pumasok sa Kongreso? Yung outreach namin na Smile, so ginawa namin Smile party list po. So, nag-try kayong pumasok sa Kongreso through a party list, Smile party list? Sila po, sila yung mga lalaki. Sila, asawa mo? Opo. Do you know na sa Garci Tapes, dalawang beses binabanggit ang Smile party list? Between Commissioner Garciliano, tapos may kausap siya about kung kamusta at kung pwedeng tulungan yung party list na yon. No? Yung isang beses, isang Lynn ang kausap niya on June 3, told Lynn to remind Romy
that they have a reward but could should keep client. Smile is connected or owned by a friend. May knowledge kayo nito? Wala po. So, nung nangangampanya yung asawa mo, hindi sinasabi sa'yo? Or... Hindi. Wala. Nung nagbibilangan, hindi sinasabi sa'yo na... Ano ba tawag sa'yo ng asawa mo? Mami. Mami. So okay. Hindi sinasabi yung mami, baka manalo tayo o mami, kulang tayo ng boto or whatever. Hindi po. So, the second time was talking to Ruben on June 8, 5 days later. Garci told Ruben that doing anything about the party list is difficult because winners already proclaimed. Wala kayong knowledge dito. So, bakit po gustong pumasok sa Kongreso sa party list ang inyong asawa? Hindi ko alam po. Mag-asawa po kayo, hindi niya sasabihin bakit. Eh ako, pumunta lang ako sa party, pinapaliwanag ko pa sa asawa ko kung bakit ako pupunta. Eto, party list to na buong buhay niya, magbabago buhay niya pag nanalo siya. Iba na ang kanyang, hindi sinabi sa iyo kung bakit. Hindi kaya pumapasok dahil you were already dealing with pork barrel during that time, with PDAF. So, syempre, hindi ba mas magandang to deal with PDAF na may congressman ka rin sa pamilya nyo? Wala pong ganun. Then, ano yung dahilan na gusto niyang pumasok at maging kongresista? Public service po. And close ka na kay Ben Har nung time na yon, nung tumakbo yung asawa mo? Hindi close kasi kamag-anak nga ho, di ba? Kamag-anak ng nanay ko yung tatay niya. Oh, but marami ka namang kamag-anak na ka-close, may kamag-anak. Hindi na ho, hindi kami close masyado. Ni Ben Har? Opo. But siya nag-donate ng 200,000 pesos hindi on the ko, record. Paano makaka-donate? I don't know. Kung pero hindi ba 2002 pa lang assistant mo na siya? Di ho. So, kailan mo siya naging assistant? Hindi ko na matandaan, pero bago lang ho. Paano niyo ho natatandaan na hindi kayo close sa kanya sa 2007? Kasi meron pa ho akong assistant na buhay pa dati. At that time? Opo. Okay. So, yung asawa niyo po, may kinasuhan... At nilista niya po dun sa kaso na ang kanyang residence ay isang bahay sa Forbes Park. Nabalitaan niyo na siguro ho ito? Hindi ho ito kasama sa BIR case. So, hindi pa to kasama sa mga kaso. Are you familiar? Yes or no? On Forbes Park. Familiar kayo dito? Napakita na to sa TV at nabasa ko to sa abs-cbn.com. So, hindi ko to inimbento at hindi ko to ni-research na may isang kinasuhan yung asawa mo tapos nilagay niya doon, address niya yung sa Forbes Park. Pero hindi lumalabas na bahay ninyo yung sa Forbes Park. Familiar ka dyan? Yung kinasuhan yung former maid ng theft in January 2013, he admitted that he owns the house on, nakalagay niya residence niya, 9 Nara Street, Forbes Park. Apidabit po na asawa ko, hindi ko alam. Okay. Ang may-ari daw noon ay La Roca, yung pangalang korporasyon. Are you familiar with La Roca? I invoke my right against self-incrimination.
Bakit po? May kaso na po ba to? Kasama po. Sa BIR? Opo. Ang Laro ka ba may ibang properties aside from yung Nara? Hindi ko po alam. Kasi yung Nara po, hindi kasama pa sa BIR case. Meron na po. May natanggap na kami dito. Okay. Ito pong mga nakalist na stockholders, Annie Uitan, Genevieve Uy, Anthony Dequina, Rosita Causon Co, William Lim, Stephen T. Tan, and Flor Delisa Louis Tan. Ilan dito po ang kamag-anak niyo? Paulit po, sorry. Annie Uitan, Genevieve Uy, Anthony Dequina, Rosita Causon Co, William F. Lim, Stephen T. Tan, Flor Delisa Louis Tan. Are you familiar with any of these names? Yung kapatid ko po, William Lim. Okay. So, incorporator siya doon. And these names also appeared in other companies that the Napolis has set up for themselves and their family. Familiar ka rin dito. May mga ibang korporasyon kasi, wala lang akong time na isa-isahin ngayon, na nandito din yung pangalan ng mga to. Tama? Hindi ko matandaan, sir. Okay. Nakakatanda mong kapatid si William Lim. Ano po negosyo ni William Lim? Sa Rubina po. Sorry? Sa Rubina Farm. And is he able to buy houses worth hundreds of millions? Hindi ko po alam. Kasi ang nangyari dito, binili nila yung korporasyon. At yung korporasyon ay may bahay sa Forbes. At mga bahay sa Forbes ngayon, 100 million ng halaga ng marami sa kanila, di ba? And ang gumagamit daw dito, asawa mo. Nasa affidavit ng asawa mo na yun ang residence niya. Hindi kayo umuwi dito? Hindi po. Okay. Anyway, Mr. Chairman, I'd like to ask a lot more questions, but the proper time, no, after the senators have asked the question, maybe we can discuss whether the witness is being evasive or abusing the power or the right to or using mistakenly knowingly using the right against self-incrimination, because I've noticed matalino naman eh at kaya naman niya sagutin yung iba, but selective kung kailan naalala at hindi, at selective kung kailan niya gustong sagutin at hindi. But anyway, we have a few more hours, Ms. Napoles. Let me just say again, we're giving you all the opportunity, pero nasa sa inyo kung magsasalita kayo o hindi. But I guess, if you feel na kaya nyo pa magsuelto sa kaso na to, but it's not helping your case to say that you're innocent, pero ayaw nyo magpaliwanag or malaman ng publiko, no? I am both a lawyer and a politician. Lawyers will tell you to keep silent and go to court. Politicians will tell you, sumagot na kayo. It's a balance between the two. But you cannot expect people to believe you. Hindi po basta maniniwala sa inyo kung hindi nyo kami bibigyan ng mga facts, hindi nyo kami bibigyan ng dahilan na maniwala sa inyo. Thank you for the time, Mr. Chair. Thank you, Senator Alan Cayetano. The next one is Senator Cheese Escudero. Senator Escudero. Thank you, Mr. Chairman. Magandang hapon po, Ginang Napoles, at sa lahat po ng ating imbitadong bisita ngayon. Segundahan ko po bago ako magsimula sa sinabi ni Senator Cayetano, inimbitahan po namin kayo, Ginang Napoles, para mabigay yung panig nyo, para maharap nyo yung mga nag-aakusa sa inyo. Ang sagot nyo sa lahat ng tanong kanina pa ay invoke my right o hindi ko po alam. Babaligtarin ko naman po. Nabasa at napanood ko lahat ng interview ninyo nitong nagdaang Hulyo at Agosto. Sa ABS-CBN kay Ms. Corina Sanchez, sa DZMM kay Tunying Taverna, yung Inquirer, pati po kay Malumanga sa GMA News. May mga sinabi po kayo doon na nais ko pong mapakinggan bilang pagbigay daan sa inyong panig naman. Sabi po ninyo, halimbawa, nung ni-raid kayo ng NBI, hinaras kayo at nauwi pa sa sakitan at nasaktan daw yung isang anak ninyo. Pakikwento nga po yun. Opo. Ano po ang nangyari? Paano po nasaktan yung anak ninyo nung nag-read ang NBI? Hindi ko na matandaan, sir. Nung nag-read po ang NBI sa interview nyo kay Corina Sanchez,
May pinakita pong video po doon, yung CCTV camera. At nagsisisigaw po kayo doon sa NBI, sabit. Anong ginagawa nyo dito? Sige, kunan nyo. Tawagan nyo ang boss nyo. Sino po yung tinutukoy nyong boss nyo sa mga NBI agents na nandun? Ma'am? Binabase ko lang po yun sa interview ninyo, ma'am. Kasi humingi kami ng warrant, wala po silang mapakita. Kaya sabi ko, kung pwede, pakitawagan po yung boss nyo at tatanungin ko, bakit humi-raid sa amin na wala pong warrant? Sa video din po ngayon, may pinakitang papel sa inyo at pumayag na rin po kayo. Sabi nyo, o sige, may naipakita po ba? Opo, yung letter po nila kay Secretary De Lima po. Pinayagan nyo na rin po silang magpunta at pumasok sa inyong kondominium. Actually po, nasa loob na sila noon. Paano po nasaktan yung anak ninyo? Sabi niyo po, nasaktan eh. Nagkatulukan po dun sa loob ng kondo. Kasi pinipigilan pong pumasok yung mga ahente. Hindi po, nung hinahanap po yung brother ko. Sabi niyo rin po sa interview ngayon, ang may pakana ng lahat ng ito ay si Ben Horloy at nagulat na lamang kayo na nagamit yung opisina ninyo. Tama po ba yan? Ma'am. Pwede ko umbasahin yung transcript sa inyo? Kaninong interview po? Kay Miss Corina Sanchez. Sabi niyo po, ang may kagagawa ng lahat ng ito ay si Ben Horloy at ginamit niya yung opisina ninyo nang hindi niyo nalalaman dahil kasalamuhan niya at kilala niya lahat ng kausap niyo bilang personal assistant ninyo. Tama po, Ben? Opo. At nalaman niyo na lamang matapos lumabas yung issue at pinaimbestigahan ninyo. Tama po ba yan? Nalaman niyo na lamang na ginagamit pala yung opisina niyo, nila Ben Horloy. Base po sa sinabi niyo sa interview ngayon. Ma'am? I invoke my right po kasi. Depensa na lang. Paano ho yun? Dun, baka nga ho maging inosente pa kayo dun eh. Nalaman niyo lamang na may PDAF scam pala na involved yung kumpanya ninyo at opisina niyo nung lumabas na sa TV. Bago po nun, hindi niyo alam. Yan po ang sinasabi niyo. Ma'am? Opo. Sinabi niyo rin po sa inquiry interview na may boss si Ben Horloy. Pilit kayong tinatanong sino ang sabi niyo po, lalabas din po. Pinilit pa rin kayo, nagtanong pa sa inyo si former Secretary Solita Monsod at napasagot kayo ng basta babae po. Sino po yung babaeng boss ni Ben Horloy? Hindi ko maalala, sir. Hindi niyo po maalala yung tanong o hindi niyo po maalala yung babaeng boss ni Ben Horloy na tinuturo ninyo na lalabas din, sabi niyo? Hindi ko po maalala yung sinabi. Hindi niyo po maalala ang sinabi niyo yun. Matanong ko po si Ginong Luy, gano'ng katagal na po kayo nagtatrabaho kay Napoles? Kay Ginang Napoles? 2002 po, tapos hanggang dinitain ako noong December 19, 2012. Kung gano'ng po katagal na nagtatrabaho si Ben Horloy sa inyo, Ginang Napoles, at gayon din si Miss Sula, at kung hindi po PDAF ang trabaho nila, pakipaliwanag naman po sa amin, ano bang ginagawa nila sa opisina ninyo? Dahil ayon sa salaysay nila, puro PDAF ang ginagawa nila. Cheque, pirma ng beneficiary, sulat sa senador, sulat sa congressman, follow-up sa agency. Kung hindi po yun ang ginagawa nilang trabaho, ano po ang trabahong ginagawa nila sa opisina ninyo? Partikular si Ben Hur at si Miss Marina Sula. Part na po ng depensa namin yun na invoke my right against self-incrimination.
Alam niyo po, pag sinabi niyo I invoke my right against self-incrimination, ibig sabihin may krimen kayong ginawa. So, illegal po yung ginagawa nila sa opisina niyo, maliban pa sa inamin nilang ginagawa na nila? Yun po ba sinasabi niyo, ma'am? Para hindi po pa-preempt ang depensa namin, Your Honor. Unawain ko po. Sabi niyo rin po sa mga interview ninyo, kinausap kayo ni Attorney Baligod sa EDSA Shangri-La at hiningang kayo ng pera. Iba-iba nga lang po yung lumalabas. May 38 million, may 39 million, may 300 million, may investor's visa, may 1.5 million. Pakisalaysay naman po sa amin yung paghingi sa inyo ng pera ayon sa inyo ni Attorney Baligod. I invoke my right. Depensa po namin yun. Sorry po. Depensa po ninyo yun. Attorney Baligod, pakisagot na po. Yun po ang aligasyon laban sa inyo na hiningan nyo raw ng pera. Sabi niya, hawak nyo daw ang gobyerno, pinagmalaki nyo raw sa kanya, at tinakot siyang sisirain nyo ang pangalan niya kapag hindi siya magbigay. Attorney Baligod, please, sir. Thank you, sir. After ng rescue ni Ben Har noong March 22, barely about 6 hours, I got a persistent call from an unknown caller. Kaya nung sinagot ko po mga 6:30 ng umaga yon, nagpakilala siya sa akin, and in Ilocano, sinabi niya na, "Ading ni Freddy Daytoy, Freddy Villamor, pwede bang magkita tayo at mag-usap? Urgent lang," sabi po niya. Eh, tinanong ko po kung tungkol saan, at ayaw niyang sabihin sa akin. Eh, as a courtesy to a colleague in the profession, pinagbigyan ko po yung request niya na magkita kami. So we met at about 8 a.m. along Katipunan, at nung kaharap ko na po siya at tinanong ko kung ano yung pag-uusapan namin, ay sinabi niya na abogado ako ni Napoles, sabi niya. Kaya sabi ko, ano ho ang pag-uusapan? Eh, pwede bang ayusin natin ito dahil magkakamag-anak naman sila, sabi niya. So sabi ko, sige po, kung yun ang gusto nyo, sasabihin ko sa mga clients ko. Pero sabi niya, sige na, bibigyan kita ng 5 million para maayos ito. Sabi po ni Villamor. Opo. Eh, sabi ko sa kanya, hindi ho pwedeng ayusin ito dahil kung mabasa po ninyo yung report ko kay Secretary De Lima at saka yung sulat, meron na hong naisali doon ng mga legislators na involved dito sa anomaly. So kahit ho makipag-ayos sila, hindi ho mababago yung mga affidavit na nakasaad na doon. So sinabi ko kay Attorney Villamor, imposible hong maayos yan. Then, March 25, nakapag-arrange po ulit si Attorney Villamor ng meeting through sa isang kaibigan niya, si retired general Diaz. Nakipagkita po si General Diaz sa akin dahil sabi niya, meron lang akong i-discuss sa iyo. At alam ko po si General Diaz dahil na-meet ko na siya once noong nakita kami nung pinsan ko na si Jonathan Baligod. So, nag-meet po kami ni General Diaz at tinanong ko kung bakit. At sinabi niya, pwede mo bang pagbigyan si Attorney Villamor ng isa pang meeting? Eh, tungkol saan, General? Sabi ko, hindi ko alam, basta pagbigyan mo isa pa, sabi niya. Sige po, sabihin mo kay Attorney Villamor na tawagan ako or mag-text to confirm. And immediately, tumawag si Attorney Villamor sa akin. So as a courtesy, pumayag po ako na magkita kami at inulit lang na 5 million. Opo. So, sabi ko, hindi ho pwede. Then, on March 27, I got a call sa isang fraternity brother po na mataas ang katungkulan. Nagulat nga po ako kung bakit alam niya yung number ko. Pero hindi ko naman... Mataas ang katungkulan sa fraternity niyo o mataas ang katungkulan sa gobyerno? Dati po kasi retired na siya from the government. Sino po? Hindi ko na po kung papaumanhin niyo po kasi siya lang po ang nag-arrange ng meeting namin with Mrs. Napoles. Kung nag-arrange lang po pala siya, edi wala po siyang illegal na ginawa. Opo. Pero baka kasi yung position niya when he was in government is very sensitive that
other minds might think na nagkaroon sila ng sabwatan. So totoong nag-meeting kayo ni Ginang Napoles? Sandali, excuse me. Just an administrative matter. Naka-oath ka na ba? Wala pa. I think so. As a witness, Batasan. COMSEC Director General, please administer the oath. You swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. And that also refers to the statement you have previously issued about 15, 20 minutes ago. Thank you. Thank you, Mr. Chairman, for that point. Attorney Baligod, so totoo nag-meeting kayo ni Ginang Napoles sa EDSA? Opo. Ang ni-request po na meeting, hindi ko po alam na siyang kakausapin ko po eh. Basta ang sabi sa akin nung nag-arrange ng meeting, meron daw siyang isang very close friend na gusto akong kausapin. Tinatanong ko kung sino, ayaw sabihin. Didiretsyan ko na po para maikli lang po at mapakinabangan natin ang presensya ni Ginang Napoles. Hiningan niyo po ba ng 300 million? Hindi po. 38 million? Hindi po. 39 million? Hindi po, kasi sila po ang nag-offer and I declined. Magkano po ang alok? Tumaas naman siguro nung siya nakausap mo. Yun nga po ang ino-offer nila, 250 to 300, depende sa computation daw nila. Kasi gusto nilang paalisin yung mga witnesses dito sa Pilipinas. Kaya nagbiro pa nga po ako sa kanila na nung sinasabi nila na 250 to 300, nagbiro pa nga ako na baka umabot pa kayo ng 400 dyan. Just to drive the point na hindi pwedeng ayusin, no? To discourage them. At sinasabi nga po ng mga lawyers ni Mrs. Napoles at saka siya mismo na meron daw silang recording of that incident na nag-extort ako. Kaya noon ko pa ho tina-challenge sila na kung meron talaga silang recording, ilabas, i-play para pati rin po ako ay marinig ko. Thank you, Attorney Baligod. Ginang Napoles, lipat na po ako ng panibagong punto. Nasabi po nyo sa lahat ng interview ninyo, ang pera nyo ay galing sa coal at real estate business ninyo sa Indonesia. Kinakumpirma nyo po ba yan? Sinagot nyo rin yung kanina kay Senator Santiago. Opo, Your Honor. At abogado nyo po si Attorney Villa doon sa coal business na yan? Ganun po ba yan? Hindi. Ay, hindi po. Yun doon sa ibang business lang po namin, sa air. Sabi nyo rin po kanina sa amin na yung coal business na yon ay since 1990s pa. Tama po? Yung sa asawa ko tsaka yung kanegosyo niya po sa Indonesia. Pero yung tinatagpo namin ng sir, bago lang. Ang kanegosyo po ninyo sa Indonesia ay si Engineer Siafrula Ismail. Siya opo po ba yun? Opo. Ang spelling po ay S-Y-A-F-R-U-L-L-A Siafrula? Opo. Ismail, I-S-M-A-E-L. Tama po? Opo. At nung in-interview po kayo at buong pamilya ninyo, ni Ms. Corina Sanchez, nandun po siya, hindi po ba? At pinatotohanan niyang may negosyo po kayo nung matagal na? Opo. Sabi niya po, 10 million kada shipment ang pinapadala ninyo sa China galing Indonesia kada buwan? Sila na asawa ko sa kumpanya po sa Indonesia. $10 million po ang nasabi ninyo. 60-40 po kayo, 40% kayo, 60% kay Engineer Siafrula. Opo. Doon po galing ang kayamanan ninyo dahil matagal na po yan, di po opo ba? Opo. Yan po ang sinasabi ninyo. Sabi rin niyo po kanina, may carbon credits pa kayo sa Amerika. Opo. Galing po yan doon sa coal mining niyo sa Indonesia? Hindi po. Saan po? Sa States. Yung mga foreigner tsaka yung mga lawyer, nakakaalam ho. Kasi po ma'am, sa pagkakaalam ko, hindi po signatory ang Amerika sa Kyoto Protocol na nagtalaga ng carbon credits. Sa katunayan, wala pong carbon credits na binebenta sa Amerika. Opo, doon lang po ginawa yung ano, yung corporation siya yung may idea, tapos dinala po namin sa Asia, kaya nga in-introduce na dito sa Philippines po. Ang sabi niyo po kanina, binebenta niyo sa Amerika. Hindi po, doon po yung company, sorry po. Ang ibig sabihin po niyo, doon lamang tinayo yung kumpanya. Opo. Pero binebenta sa... Dito, si sir. Mas, kayo sa mga... Asia. Opo. Binebenta po sa Asia. Maliban sa coal business ninyo, ang pangunahing pinagkakakitaan niyo ay ang JLN Corporation. Tama po, ma'am? Opo.
At dahil may negosyo kayo, particular, kayo po ha, Jay Allen. Nakabili po kayo ng Ritz-Carlton apartment? Ma'am, nakabili po kayo ng Ritz-Carlton apartment among others? Sinabi niyo rin po yun sa interview niyo sa Inquirer na inyo po yun. Opo. Ayon sa records po ng SEC, noong 2012, nalugi po kayo ng 343,000 pesos. Partikular yung JLN, ang kinita po lamang noong 2004 hanggang 2011, annual net income na dineclare po ninyo, nagre-range po lamang sa 21,000 hanggang 100,000 kada taon. Maliwanag pong hindi galing sa JLN Corporation yung pinambibili ninyo. Saan po manggagaling? Sa Indonesia po. Doon sa asawa po ninyo? Opo. Magkano po ba kinikita nyo ron kung alam ninyo? Hindi ko. Siya humihawak doon. Yung so, asawa po ninyo? Opo. Mr. Chairman, at the proper time, I ask that the committee invite Mr. Jimmy Napolis to shed light on their businesses if indeed there is such a business in existence in Indonesia or somewhere else. So ordered. Thank you, Mr. Chairman. Ilang tanong na lang po, Ginang Napolis. Kilala niyo po ba si Ginong Javeliana ng NABCOR? One time pinakilala ata sa akin, may mas sa office. May negosyo po ba kayo sa NABCOR? Wala po. Ba't niyo po siya kinausap? Tungkol ata doon sa mga yung foreign. May tinanong lang po kami sa kanya, hindi ko na matandaan, matagal na po. Pero nagkausap po kayo? One time, pinakilala lang po saglit. Pinakilala po nino? Hindi ko na matandaan sir, matagal na po eh. Ilang tanong lang po, Ginang Napolis. Sabi niyo po kanina gusto niyo mag-executive session tayo, hindi po ba? Nung simula po ng hearing. Yes, Your Honor. Bakit po? Kung puro hindi ko alam at I invoke my right ang sasabihin ninyo, ba't pa tayo mag-executive session? Sino po ang nagpayo sa inyong humiling ng executive session? Yung dalawang katabi niyo ho? Po, pakisagot po sa microphone, ma'am. Opo, my lawyer. Sino pong lawyer ang katabi po ninyo? Opo. Bakit daw po? Attorney client privilege daw. At least bago po yung sagot niyan, tatanggapin ko po yan. Isa na lamang po, Ginang Napolis, para makapagtanong din po ang ilan sa aming mga kasaman. At least napatunayan po nila na ginagawa nila yung trabaho nila. Ginang Napolis, ma'am, para matapos na po tayo. May sinasabi po ba? Isa na lamang po. So ang sinasabi ninyo sa amin, hindi totoo lahat ng sinasabi ng mga testigo dito. At puro mga kasinungalingan, pawang kasinungalingan, at mga sinungaling sila. Yun po ang sinasabi nyo? Opo. Kanina pa yung sinasabing siya sinungaling, makabawi man lang siya sa inyo. At wala kayong kinalaman under oath sa anumang transaksyon kaugnay ng PDAF na may kinalaman ang mga kongresista at mga senador. Opo, Your Honor. Nanipiso ng pera ninyo hindi nang galing sa anumang scam na may kinalaman sa NGO o PDAF. Opo, Your Honor. Na yung mga NGO na pinorma na nakinabang sa PDAF, hindi sa inyo yon. Opo. Na sila Ben Horloy lang ang may kinalaman dyan at hindi kayo kasabwat sa anumang paraan. Hindi ko alam po. Ano po? Hindi ko alam. Na wala kayong binibigay na anumang pera sa maski na sinong senador, chief of staff ng senador, congressman o sino mang chief of staff ng congressman. Opo.
na lahat po ng pera nyo galing sa coal mining ng asawa ninyo? Opo. Maraming salamat po, Ginang Napoles. Thank you, Mr. Chairman. Okay, ang susunod si Senator Bam Aquino. Senator Aquino. Magandang hapon, Ginang Napoles, sa mga whistleblowers, Secretary De Lima. Magandang hapon. Follow-up question lang po doon kay Senator Escudero. Kung nag-executive session po ba tayo, iba po ba yung mga sagot ninyo? O pareho pa rin? Pareho pa rin po. Okay. Lilinaw ko lang. Siguro po yung isang hindi ho dapat natin makalimutan na yung punot dulo po nito, may bilyong-bilyong pisong nawala mula sa pera ng bayan. Ito po pera na dapat napunta sa mga magsasaka, mga mahihirap nating kababayan. Yun po siguro, papaalala ko lang ulit sa ating lahat. Bilyong-bilyong piso po yan. Dapat napunta sa mahihirap, napunta po sa wala. Yun po, sigurado tayo. Kasi yung COA, sabi nila, ghost yung mga proyektong ito, at yung mga incorporator ng mga NGO na nandito ngayon, sabi rin nila, ghost ang mga ito. So yun po, sigurado tayo. Sigurado po tayo na wala ang napakalaking pera na dapat napunta sa mga mahihirap na Pilipino. Nung nalaman po ninyo, kasi inamin po ng whistleblowers na lahat ng yan, lahat ng scam na yan, ginawa po sa inyong opisina. Ginawa po gamit ang inyong properties. Ano po yung naging reaction ninyo kung talagang hindi po kayo kasangkot dun po sa PDAF scam na ito? Sa ombudsman na lang ho namin, I invoke my right against self-incrimination. Hindi ko manuti ang tanong kung kasama kayo o hindi. Ang tanong ko ho, nung nalaman ninyo na bilyong-bilyong piso na wala, nangyari sa opisina ninyo, ginamit yung mga properties ninyo, JLN Corp pa, ano ba yung JL tsaka N? Janet Lim Napoles, pangalan nyo pa po yung korporasyon. Ano ho yung reaction ho ninyo? Hindi ko po tinatanong kung kasangkot kayo. Ang tanong ko po, ano yung naging reaction ninyo nung nalaman ninyo na lahat ng mga kasama nyo sa inyong bahay at sa inyong opisina, kasama dun sa scam? Nabigla ho ako. Pagkatapos po? I consulted my lawyer. At ang sabi po niya? Sagutin ko na lang daw ho sa tamang panahon. Okay. Kanina po, tinanong po kanina kung ilan po yung bahay. Sabi niya po, hindi naman 24? O 28, tatlo lang. Tapos ilan yung kotse, hindi naman 40, pito lang. Pero nung tinanong po kayo, kung mayaman po kayo, sabi nyo, katamtaman lang. Kasi sa pagkakalam ko po, lahat ng tao na may tatlong bahay at saka pitong kotse, mayaman na po yun kaagad. And yet, hindi po ma-explain kung saan po nanggaling yung pera. Masasabi nyo na po ba ngayon kung ano po yung pangalan ng coal company ninyo sa Indonesia? Kasi doon po sa Inquirer article, hindi nyo po masabi kung ano yung pangalan. Ngayon po ba masasabi nyo na kung ano yung pangalan ng kumpanya? Ta-apidapit po namin sa BIR, sa investigation, doon na lang ho, para hindi naman pagpiestahan ho yung sa Indonesia. Yung company na iyon. Okay. Yung mga bank account po, sabi ho kanina 100 plus, hindi naman ho 100 plus, sabi po ninyo. Mga ilan po kaya yon, ma'am? Tatlo? Apat? Sampu? Hindi ko maalala, pero less than 10 po. Siguro kami mag-anak, bawat isa. Di ba? May mga ano. At hanggang ngayon po, sinasabi po ninyo, inosente po kayo sa lahat ng mga paratang po ngayon, di po ba? Opo. Willing po ba kayo na i-waive ang inyong mga karapatan sa bank secrecy law para maibulat-lat po natin ang mga bank accounts na yan, matrace po natin kung meron ba talagang mga account number na perang napunta sa ibang account ng ibang mga kongresista at senador? Hindi po. Sige po. Dito po sa ginagawa po nating investigasyon, siguro po yung dalawang napaka-importanting kailangan sagutin. Unang-una, sino ba talaga yung nagnakaw? At pangalawa, paano po natin masisigurado na hindi na ito mauulit? Kaya ho siguro, sa marami ho nagsasabi, hindi na ito in aid of legislation, pero sa totoo lang, in aid pa rin po ito eh. Kasi kung may babaguhin programa sa gobyerno, mga, kunyari yung PDAF, i-abolish na, yan ho, pwede ho yung in aid of legislation, no? Pero siguro po, yung taong bayan, mas interesado sila dun sa unang tanong, sino ba talaga yung mga nagnakaw nito? Kanina po,
sabi po ninyo, wala kayong kinalaman sa PDAF. In fact, kukot ko po kayo dun sa inquirer interview ninyo, tinanong po ni Maring Winnie, so you are saying categorically that you had nothing to do whatsoever with any PDAF. At ang sagot po ninyo, yes ma'am, opo. Naalala po niyo yun? Hindi ko maalala kasi matagal na yun. Opo, pero pinapaalala ko po sa inyo, yan po yung sagot po ninyo dun sa inquirer interview. Sabi po ninyo, wala kayong kinalaman sa PDAF. Pero kayo lang po, naipakita po ni Senator Cayetano yung sulat ninyo sa DA noong 2006, nagsasabi na meron kayong kinalaman sa PDAF. Ito po yung Jocris Trading. Yung Jocris po, yan din po ay pangalan ng inyong anak. Tama po? Opo. Kayo rin po yung incorporator ng Jocris Trading? Opo. Opo. Ang nangyari po kasi, nagkaroon po ng fertilizer fund scam. Doon sa fertilizer fund scam, yan po hindi po galing sa PDAF yan. Galing po yan sa pondo ng DA. At doon po sa inyong sulat, sabi po ninyo, wala kaming kinalaman sa fertilizer fund scam yung ginagawa naming transaksyon mula sa PDAF. In fact, meron po kayong sulat. Ito po yung pangalan po ninyo. At ang inyong abogado po, si Mr. Rivera, sabi rin niya na pakibigyan po kami ng certification na wala kaming kinalaman sa fertilizer fund, doon po kami nag-transact sa PDAF. So ito po, naalala niyo na po na meron kayong transaksyon sa PDAF noong 2004. Yan pa rin po yung pagpapatuloy ng pagdinig at kasama pa rin po natin sa studio si Professor Juana Daroy Morales. Prof, yung last na na-pick up ko yung tinatanong ni Senator Bam Aquino kung willing ba si Mrs. Napoles na i-waive no, yung kanyang right dun sa bank secrecy. Tingin niyo po ba, I mean, as a lawyer, you think it's advisable for her to do so? Well, she already denied mm-hmm. that she was going to issue any waiver. Tama naman. Bakit naman niya kailangan ano? Bulat-latin mm-hmm. yung kanyang bank accounts kung sakali whether it's 1 or 1,000 mm-hmm. bank accounts dito sa in aid of legislation. Mm-hmm. Medyo mukhang ano naman. Tama mm-hmm. naman yung kanyang pag-wave. Oho, at Professor Ed, sa buong umaga hanggang itong maghapon ang narinig po natin, hindi ko alam, hindi po totoo, nakalimutan, hindi ko na maalala, and then yung I invoke my right against self-incrimination. All these answers to several questions na pinaulit-ulit, although wala pa naman sinasabi yung mga senators na they will cite Mrs. Napoles in contempt because of this. Pero is it possible? Can they continue? Can they invite her to further hearings? Tapos ito pa rin yung magiging It's possible, no? Kasi nakikita naman natin, hindi naman siya unwilling magsalita. No? I think today, hindi lang siya ganun ka-prepared. Dahil ngayon lang niya nakita yung kanyang mga abogado na tumutulong sa kanya. And, well, ang tingin ko lang, siguro dapat magsalita siya ng mas marami dahil marami ang humuhusga sa kanya in the court of public opinion. Alam natin, walang kinalaman yon. But what's this all about? Mm-hmm. All right, nako kaya talagang ay dapat tutukan po natin. Prof, thank you so much Maraming for joining salamat. Us this afternoon. Ang ating legal expert po na nakasama po ngayong hapon si Professor Juana Daroy Morales. At mga kapuso, huwag po kayong bibitiyo dahil tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage ng GMA News TV sa pagdinig ng Senado sa pork barrel scam.